Hindi siya umimik, tinalikuran na lang niya ito at tumungo sa elevator. Naiwan namang sising-sisi ang babae dahil sa masamang inasal. Pagdating sa 20th floor ng building, lahat nakatutok sa kanya. Ang tingin ng mga tao na datnan niya, may babaeng maliit na chubby ang sumalubong sa kanya. At sino kaya itong sumalubong sa kanya na maliit na chubby? Ito ba'y sekretary ni Jack? At ano kayang reaksyon ni Jack sa magandang ayos ni Ara? Maiinlove na kaya ito o maiinis? Dahil bumisita siya. Kung bago ka pa lang napadpad sa akin channel ay, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell for more updates sa mga videos ko. Maraming salamat mga katwini. Mrs. Rodriguez, sambit nito na agad naman siyang tumango. This way ma'am, sambit niya na iginide siya patungo sa kulay itim na pinto na may nakalagay na capital letter na CEO. By the way ma'am, I'm Joyce, his personal secretary. Nakangiting pakilala nito sa kanya. Napagulat siya sa tinuran nito. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Kung pwede lang mahulog sa sahig ang kanyang pangaay, baka nahulog na kanina pa. Ang walang iyang Jack na yun, niloko siya. Pero bago pa siya makareact sa sinabi nito, binuksan na nito ang pinto. Bungungad sa kanya ang isang napakalaking opisina ni Jack na animoy bahay na ito sa sobrang kalakihan. Napapalibutan ng opisina nito na malalaking salaming bintana. Sa gitna nito ang wooden desk kung saan nakapwesto si Jack. Nakatutok si Jack sa mga papel na nakalatag sa desk nito at hindi man lang ito, nag-abalang tapunan sila ng tingin. Sir, nandito na po siya. Pukaw nito ni Joyce. Saka lang ito angat ng tingin, una nitong tinapunan ng tingin ang sekretary bago lumipat sa kanya. Na-excite siya sa magiging reaksyon nito. Pero saglit lang ang ipinako ng mata nito sa kanya. Wala ring reaksyon ang mukha nito. Blanco iyon at walang ka-emo emotion. Muli nitong ibinaling ang pansin sa mga papeles sa desk nito. Napaisip siya sa kanyang sarili. No effect ang pagpaganda mo, Ara. Thank you, Joyce. Pwede ka nang lumabas. Sambit ni Jack na hindi man lang nag-aksayang tapunan pa sila ng tingin. Okay, sir. Sagot nito. Nice to meet you, Mrs. Rodriguez. Na inilahad ang palad sa harap niya. Nice to meet you too. Sambit niya na tinanggap ang palad nito. Maiwan na kita. Sambit dito na lumabas na ng office ni Jack. Nakakabinging katahimikan ang pumaligid sa kanila ni Jack. Have a seat. Basag nito sa katahimikan. Agad naman siyang tumalima at umupo ng bakanting visitor chair sa harap ng desk nito. Anong ginagawa mo dito? Di ba dapat nasa bahay ka? Tanong nito. Napaisip siya sa kanyang sarili. Na-miss kita eh. Naiinip na kasi ako. Kaya naisipan kitang puntahan dito. Sambit niya na pinagsalikop ang mga palad sa kanyang kandungan. Nakakunot ang noong tumingin ito sa kanya. Maraming pwedeng gawin para hindi ka mainip. Maglaba ka, maglinis ka ng bahay, at higit sa lahat, mag-aral ka magtimpla ng kape. Pilosopong sambit niya dito. Alam mo, ang yabang-yabang mo talaga. Sinabi mo pa sa akin, napaka-sexy at maganda ang PA mo. Sinungaling, inis na sambit niya dito. Tumitig ito sa mukha niya bago nakakalokong ngumiti. Kaya ka ba nagsuot ng ganyan at nagpapaganda? Sambit niya na tumitig ng diretso sa kanyang mata. Hindi naman niya kayang salungunin ang madilim pa sa gabing mga mata nito. Kaya ibinaling niya sa iba ang tingin. Hindi oh! Desisyon kong magpaganda at walang koneksyon niyon sa sekretary mo. Pagsisinungaling niya, tumayo naman ito at pumunta sa may likuran niya. Nagulat siya nang yumukod ito at tinilapit ang bibig sa kanyang may punong tenga. You look so lovely today. Sambit ni Jack na parang nag-aakit ng tinig. Tumindig lahat ng balahibo niya na dumampi ang mainit na hininga nito sa may punong tenga niya. Pero agad din itong tumayo, akala niya babalik ito sa upuan nito. Pero nagulat siya nang umikot ito sa harapan niya. Yumukod ito at itinapat ang mukha sa mukha niya. Kaya naman, naamoy na niya ang mabango nitong hininga. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isama pa ang mga parong-parong nagliliparan sa loob ng kanyang tiyan. Titig na titig ito sa kanya na halos tumago sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Mula sa pagkakatitig nito sa kanyang mukha, dumako ang mata nito sa kanyang labi. Naisip niyang parang may plano itong halikan siya.
Kaya naman, na-excite siya sa isiping iyon. Ilalapit na sana nito ang mukha sa mukha niya nang biglang bumukas ang pinto. Surprise! Sabay pa silang napalingaw ni Jack dito. Isang napakagandang babae ang nakatayo sa nakabukas na pinto na animoy modelo sa suot na mahabang white dress na humakab ang makurabang katawan nito na tinurnuhan ng mataas na boots sa kulay na itim na may 4 inches heels na may sunglasses itong suot. Nakita rin ang magagandang mata nito. Sa hinula niya ay nasa 5'8 ang taas nito kumpara sa height niyang 5'6. Perpekto ang matilos na ilong nito na binagayan ng makipot na mga labi. Nasa tabi nito ang isang maliit lang na maleta. Ito na yata ang pinakamagandang babaeng nakita niya sa buong buhay niya. Nanliit siya sa kanyang sarili. Wala siyang kung ikukumpara dito. Abigail! Masayang bulalas ni Jack. Kita niya ang matamis na ngiti sa mga labi nito na ngayon lang niya nakita. Dali-daling lumapit dito ang babae at nagulat siya sa sunod nitong ginawa. Hinalikan nito si Jack sa harap niya at lalong nanlaki ang kanyang mata na gumanti ang huli na salubong na halik. Nanlaki ang kanyang mata, isama na ang pagbuka ng kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Sa harap pa talaga niya, harap-harap ang pagtataksil na ito ni Jack sa kanya. Pakiramdam niya na hati na sa gitna ang kanyang puso at natutunaw iyon na parang kandila. At ang apoy sa kandilang iyon ang lumulukob sa kanyang pagkatao. Mara siyang tumayo, sabay malakas na bato kay Jack. Nabigla ito sa ginawa niya at agad nang hiwalay ang labi ng dalawa. Ano ba? Galit na bulyaw nito sa kanya na hinaplos ang nasaktang batok. Anong karapatan mong saktan si Jack? Mataray na sambit ng babae na namewang pa sa harap niya. Lalo namang bumangon ang inis niya sa babae, galit na hinarap niya ito. Tinatanong mo ako kung anong karapatan kong saktan ang unggoy na yan, ha? Sambit niya na tinaasan ito ng boses. For your information, babaeng isinawsaw sa suka. Ako lang naman ang asawa ng lalaking hinalikan mo. At ang kapal ng mukha mong basta na lang pumasok dito, tapos halikan siya. At sino ka sa akala mo? Mataray rin sambit niya. Pero, ningkatiting na pagkabigla sa mukha nito, wala siyang nakita. Bagkos, isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa mapula nitong labi. Ara, enough! Matigas na saway ni Jack, matalim naman ang tingin ipinukol niya dito. Ah, ikaw pala ang tinutukoy ni Jack, na desperadang babae na pumikot sa kanya. Nakakaawa ka naman pala kung ganun. Sambit niya na tinignan siya mula ulo hanggang paa. Nasaktan siya sa sinabi nito. Kaya naman, hindi mapigilang namuo ang luha sa kanyang mata. Bumaling siya kay Jack pero blanco ang ekspresyon ng mukha nito. Anong ibig mong sabihin? Nangangatal ang boses na tanong niya dito. Sinabi niya sa akin lahat, kaya pwede ba huwag kang mag-hysterical dyan dahil alam naman natin na kaya mo ipinain yung katawan mo ay dahil sa pera. Sambit nito na dinuro pa siya. Malakas niyang tinapik ang daliri nitong nakaturo sa kanya. Kasabay ng malakas na sampal na pinawalan niya sa pagmumukha nito. Nabigla naman ito sa ginawa niya. Wala kang karapatan sabihin sa akin yan dahil wala kang alam. Namumula ang mukha, sabi niya dito. How could you do that? Bulyaw naman sa kanya ni Jack. Sumubsob sa dibdib ni Jack ang babae na bigla na lang umiyak na lalo niyang ikinainis. Siya na nga itong sinabihan ng masasakit na salita. Sa kanya pa ito nagalit. Ako na itong binastos ng babaeng yan. Sa akin ka pa magagalit? Bulyaw din niya dito. Don't talk, just leave. Sigaw sa kanya ni Jack. Muntik na siyang mapatalon sa lakas ng boses nito. Hindi na niya napigilang tumulo ang kanyang luha. Huwag mo akong sigawan. Umiiyak na sambit niya. Get out! Malakas na wika ni Jack na halos maeko sa loob ng silid. At pagkatapos ay hinila siya at kulang na lang ay kalad ka rin siya nito palabas. At pagbagsakan ng isinara ang pinto sa mukha. Umaagos ang kanyang luha sa sobrang inis, galit at sama ng loob kay Jack hanggang sa nakalabas na siya sa Rodriguez Tower. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa kanilang bahay ni Jack. Sobrang sakit na nararamdaman niya. Ang sakit dahil ang taong pinakamamahal niya ay wala ning katiting na pagtingin sa kanya at harap-harapan ka pang pinagtataksilan. At hanggang makarating na siya sa kanilang bahay, wala pa rin siyang tigil sa pag-iyak. Napaisip siya sa kanyang sarili. Walang kwenta. Kahit anong gawin, wala pa rin.
habang umiiyak. Kung inaakala mong susukuan kita, nagkakamali ka, Jack. Ilalampaso ko ang mukha ng babaeng maputlang iyon. Huwag lang siyang haharang-harang sa dinaanan ko. Talagang kakatiin ko siya. Inis na sabi niya. Ibinuhos niya ang sama ng loob sa pag-iyak hanggang makatulog na siya sa ganung ayos. Pagmulat niya ng mata, nagulat siya sa kanyang nakita. Nakita niya ang babaeng kaaway niya kanina at kasama pa ito si Jack. Napaisip siya sa kanyang sarili. Nananaginip ba ako? Sinampal niya ang kanyang mukha para magising. Pero gising na gising talaga siya nito. Anong ginagawa mo dito? Galit niyang tanong dito. Dito siya titira habang andito siya sa Pilipinas. At ayusin mo ang pagkikitungo sa kanya. She's my best friend. Ayoko nang maulit ang nangyari kanina sa opisina. Matigas na sambit ni Jack. Maging maganda kaya ang kanilang pagsasamang tatlo sa iisang bubong? O mas lalong maging magulo? At hanggang kailan kaya si Abigail sa bahay nila upang habang buhay na siya magstay sa kanila? Abangan natin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.